Hi guys, magluluto ngayon tayo ng ginisang pechay with kamati. So, kailangan natin ng pepper, kailangan natin ng mantika, at saka patis. Then, kailangan natin ng bawang, finely chopped, tapos kamatis, mga isa't kalahating kamatis or dalawa, ito kalahating sibuyas, and then, kailangan natin ng 1/4 na baboy, pwede na. And then, pechay, bali na bandawan na to. So ngayon magsisimula tayo maggisa. So we need oil. After ng oil, bawang, pag medyo nag-iba na yung kulay, isunod ang sibuyas. Tapos pag nag-iba na yung kulay ng sibuyas, pag nag-translucent na, tama ba? I-set aside natin. Then medyo i-fry natin konti yung baboy. Kasi masarap ang baboy pag alam mo, yung hindi siya nilaga, parang na-preheat siya. Hindi na pinapakuluan, pero ako, kahit hindi na, kahit diretso na. Kasi maluluto naman siya ng husto dito. Okay guys, pag nag-medyo brown na yung baboy nyo, I think luto na siya. So gawin nyo, ako ginagawa ko, itatabi ko siya. Ibabalik ko yung sibuyas at saka ang tawag dito, bawang. Hindi, lagay ko yung kamatis. Sa kamatis, maganda, medyo i-press nyo ng konti para maliso at lumabas yung katas ng kamatis. At meron palang ibang way na pagluluto nito. Pwede rin na magpakulo kayo ng tubig, tapos pakuluan nyo yung baboy. Pag malambot na yung baboy, lagyan nyo ng kamatis, lagyan nyo ng sibuyas, then lagyan nyo yung pechay. So, because Kapampangan ako, mahilig kami sa gisa. Lahat yata ginigisa namin. Even sinigang, minsan ginigisa din namin para mas malasa. So, hintay lang madurog yung kamatis para madusaw siya at lumabas yung lasa niya. Actually, pwede na natin lagyan siya ng konting patis para magkalasa na. And then, konting paminta. As alternative din, pwede kayong gumamit ng chicken. Yung iba naman, pag nagluluto ng ganito, kung gagamit sila ng chicken, nilalagyan nila ng konting luya para matanggal yung lansa. Kasi ang manok usually may lansa ng konti. So, hintayin lang siyang madurog. Okay, so pag nalusaw na yung kamatis, medyo okay na to, pwede nang ihalo. Ako, pag nagluluto ako ng ganito, usually hindi ko nilalagyan ng sabaw kasi yung pechay may sabaw na. Pero yung iba, kung gusto nyo may sabaw, then you can add konting water. Okay. Then, pabayaan lang siyang kumulo. Pwede na rin nating ilagay yung pechay. Hugasan ng maayos yung pechay, pag minsan kasi may mga buha-buhang ito. And take note, naghugas ako ng kamay. Okay guys, after 5 minutes, I think luto na. Huwag niyong i-overcook yung gulay kasi hindi siya masarap.
At saka napansin nyo, nagkatubig siya kasi yung gulay mismo naglalabas ng water yan. So, basically tapos na siya. So, pwede na nating isalin at patayin na yung apoy. Okay. Actually, healthy pa to. Kasi, gulay. Alternative, pwede din kayong gumamit siguro ng sardinas for this. Yeah. That's it. Yeah. Guys, titikman na natin ngayon yung ating ginisang pechay. So, ako mag-decide kung masarap siya. Okay? So, magkakaalaman tayo ngayon. Amoy pa lang, nakakagutom na. Parang kunti yata yung kanin ko. Amoy pa lang, ang sarap na eh. Sobrang ginamnam. At tamang-tama lang yung pagkakaluto ng gulay. Hindi siya masyadong overcooked. So, sulit na sulit siya. Guys, perfect to for lunch or dinner. Sobrang sarap. Rating? I will rate this as 9 over 10. Okay. Okay. Kain tayo! Thank you.